Ah, may ano naman pala siya eh. May kubo siya. Nagulat ako, biglang naramdaman ko may parang gumagalaw. Yung pala, maandar na tayo. Ayan, hinihila tayo ng bangka. Papunta na tayo doon sa Bangus Fish Cages. Ayan. So, feeling turista lang tayo ngayon. Ayan, pasalamat tayo kay Sir Joel Ngo, ayan, siya po yung nagdala sa atin dito sa Ormoc. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Robin, Phil, if I incap yung kapay ng kuat, palik, well, palikpik ng isda. Ah, okay. Robin, Phil. If I in, oh. Ah, aba, may ang lolo mo ba eh, ano, Amerikano? Hindi ko alam, okay. Sa pumunta ko, Bisaya ang yung lolo ko. Okay, kasama natin si Sir Robin Finn. Dito pa rin yan sa anong bahay nito, Sir? Barangay Casilda. Casilda, Ormoc pa rin? Merida. Merida, bayan ng Merida dito sa Southern... Leyte. Sa Leyte. Dito yan, sa Leyte. Okay, so sila po ay nasa Bangus Culture. In captivity rin, in fish pen. At ang kanilang fish pen ay yung circular, yung ano nila. Fish cage nila. At madami, no? Ilan ng ano nyo? 16 lahat cages. Or 14 lahat ng malaki. Asang kuan. Oo. Yung anim na maliit, yung 20,000 na yung laman, walang kasi. So ito po ay run by a cooperative. Ano pangalan ng cooperative? Binaprim ko. Ha? Binaprim ko. Anong ibig sabihin ng binaprim ko? Binabay Primary Multipurpose Cooperative. Ano pa? Binabay Primary Multipurpose Cooperative. Okay. So, yan ang pangalan ng cooperative. Binabay. Bakit? Yung sa, tanong sa iba, bakit daw binabay? Kasi yung binabay, dati barangay binabay, yung galing barangay. Sa barangay. Binabay. Okay. Kala ko. Binabay yung matao dito. Okay. So matagal na kayong nasa Bangus Culture? Since 2016 nag-start ng business. 2016. Nung pagkatapos ng Yolanda. Pagkatapos ng Yolanda. Ma gaano kadami ang members ng co-op? 5,000. Ang laki rin, ha. So before kayo nag-engage into fish pen, ano ang negosyo ng co-op? May lending. Lending. May tindahan. Tindahan. Customer store. Oo. So yung kuan. May liko nga. Paano naisip ninyo na mag-Bangus Culture? Yung pagkatapos ng Yolanda, marami, ang LGO, nagkuhan ng, kuhan, mag-English, ng, ano, mayroong sa Bipar, naghatag ng, kuhan, nagbigay ninyo yung mga tuhunan ba sa mga, kuhan, farmers. Wala naman kumukuha. Yung LGO, yung, kuhan, pumunta doon sa co-op nga. Oo. Oh. Pwede ba daw ang co-op mag-kuan? Mag-manage itong fish cages. Ah, okay. Try so, namin yung maliliit lang itong kuan. Oo. Eh paano yun? Nung umpisa, wala kayong alam sa Bangus Culture? Wala. Yung lang kuan. Search lang, seminar. Oo. Magkabing kids. Kasi manager namin si Ma'am Chubita, hindi yung kuan po. Walang alam din sa Bangus Culture. Sino nagturo sa inyo?
Wala, seminar sa BIFAR. Ah, nag-seminar kayo sa BIFAR. Itong tanong sa mga nakuan, yung... Mga may mga balaesdaan na. Balaesdaan na. Kumunta doon sa Pangasinan, sa Iloilo. Okay. Training doon. Nakarating ka sa Bulinao, sa Anda. Sa Anda. Sa Anda. Oh, andun yung maraming ganito. Dito si Kuan, katong si Bangus Queen, si Garcia. Yun, dito ko doon kumunta. Sa Bangus Queen, sa Mianda. Oo. Siya nagturo. Doon. Gaano kadami ang bangus nyo ngayon dito? Sa isang yung, cage? Isang cage nung malaki, itong kuwan, 15 meters diameter. Oo. Kuwan eh, 40,000 yung laman. 40,000? Pieces. Yung laman. Wow. So times ilan? 16? Na cages? Oo. Yan lang. Ano to? Sabay-sabay? Hindi? Hindi na. Katong mga walang laman, bagong harvest pa na yan. Ito, itong mga to, walang laman yan. Wala nang kuwan. Kay, okay. So kung wala yung net, ibig sabihin walang laman. Next month pa siguro yung malagyan. Eh. Bakit? Walang kuwan. Fingerlings. Wala kayong makuha. Next month pa. Saan ba nanggagaling ang fingerlings mo? May ormok. Ormok. Ano pa? Ormok sa aming din. Mayroon kaming kuwan. Pero kanyan, wala aming fingerlings. Walang na-produce na fingerlings. Kasi namamatay yung fingerlings namin sa pag December sa ulan siguro. Yung sobrang lamig sa siguro. Oo. Mamatay yung fingerlings. Kaya wala kayo, hindi kayo makapag-stack, wala kayong mabilhan. Sa Pangasinan, walang fingerlings? Malayo na, hindi na pwede dito sa kuwan. Masyado na malayo. Oo, hindi na pwede mag-kuwan. Travel? Travel na malayo. Mamatay din, no? 3 hours lang yung oxygen sa isang kuwan. Mataas yung mortality. Mataas yung mortality. So, ilang buwan na po ito? Itong nandito ngayon? 4 months and a half. Ay, di, pwede na i-harvest to? Kanyang kuwan, tapusan. So ito, kumikita. Oh, kumikita naman. Kumikita. Kuwan lang. Upat. So may natutulog dito? Nga, kagabi. Mayroong magkuhan, shifting your caretaker. Tatluhan sila. Oo, kailangan may matulog dito kasi mayroon kung walang matulog, baka may magbuhat ng feeds mo. Mayroon naman guard. Mayroon guard namin isa. May guard kayo. Oo. Caretaker matulog. Apat sila dito. Kalima yung kuan, gwardza. Yung 40,000. Yung 40,000 na hinulog mo dito, gaano kalaki ang gastusin nun? Sa feeds lang na kuan. So, feeds ang pinakamalaki, no? Mm-hmm. Gaano kalaki ang gastusin nun? 2.4 million lang yung feeds lang. Yung buong cycle? Mm-hmm. Buong yung 4 months? 5 months. Ano i-hap yung kung ano yung target dito? 5 months. 2.4 million yung feeds. Tapos yung fingerlings, magkano yung fingerlings? Fingerlings, 7 pesos. Per ano, fingerlings? Mm. So 7 pesos times 40,000? 80,000 yung fingerlings lang. Fingerlings feeds lang yun. Yung, yun lang ng magkasos, no? Mga tao na. Mga tao na. Tao. Wala naman mga gamot-gamot? Wala na. Hindi nyo yung kuwan. Walang gamot yung pista. Bawal yung kuwan. Lagyan ng mga antibiotic. Bawal? Bawal. Okay. Kaya makain lang ng tao ng kuwan. Sama sa katawan. Oo. Yung 40,000 fingerlings in 4 to 5 months na kumain ng 2.2 million? 2.2. 2.2 million. Ilang kilo ang kakalabasan nun? Magkuhan. 20,000 kilos or more than. 20,000 kilos. 20,000 kilos. Magkano na bebenta ang ano wholesale na bangus? Ang good price na market on riga karon. Magkuhan. Yung 180 yung per kilo. 180. Mm-hmm. 180 times 20,000. Magkano 'yon? 3,600,000. Eh 2.2 na yung ano yung feeds mo. Di ano na lang, 1.4 na lang natira. Minus yung similya, magkano yung similya? 280,000. Di 1.4 or 1.2 na lang. 1.2 eh yung mga labor. Labor lang. Oh, 9,000 ang kuan. 9,100 yung month nila dito. Per person. Per person. Eh ilang tao ang isa lang. Ah, isa lang. So more or less, mga miscellaneous expenses pa siguro, may 1 million. Ah, siguro. Ang matitira. Yun kung 180 ang bangus. Paano kung bumaba? Oh.
170 ano yo. Kinababang presyo dito ngayon, 170. 170. Mm-hmm. Medyo manipis na yo. Manipis no. Di bali co-op naman. Ah, co-op naman. Oh, co-op naman. Okay na rin 'yon. So ilan ang nabigyan ng trabaho dito? Ang tao naman ngayon himil ko 13 ka tao yung kuan. Lahat-lahat ng tao. 13. Tika 14 sa akin. Pang 14 ka, sir. Kaya wala namang lamang iba. Yung wala laman, wala nang caretaker. Oo. Oh. Naiiwan lang yung katong yung laging, kuan. Laging, ano, ganyan. Laging walang, may, laging merong cage na walang laman. Hindi naman, kanyang lang. Ngayon lang, kasi nga nagkahirapan sa... Abusan ng fingerlings. Kay, sabay-sabay naman itong pag-harvest ng yung kuan. Pagka December, November, December. Ah, kasi yun ang mataas ang presyo. Yun ang malakas ang demand. Sa kayong January, February. Kaya naubos. Mataas ang presyo. Mm-hmm. Yun, naubos ang lahat ng laman. Mm-hmm. Wala na nakakuan. I see. Yun lang bagong laman namin eh, kanina. Bagong loading. Naubos na mga supplier. Wala na mga kuan. So, kailan yung malalaman na yun? Ang daming walang laman, no? Oo. Kuan to. Anong... Ito na malalaki. Oh. At ano, apat ng guan, maliliit na kids. Kailan niyo malalaman na yan? Next month. Next month. Katapusan. Lahat yan, lalaman na lahat. Siguro. Kaya sa supplier. Kaya naman magsabay-sabay yung magkuan. Hindi kaya. Ibig sabihin, yung mga breeders, kulang din sila. Kulang. Hindi rin nila kaya. Ang source natin sa Pry, sa ano, Sarangani, yung iba wild, yung Indonesia. Oh, nagbo-wild pa rin kayo? Hindi na, hindi na mga wild. Answered. Hindi rin maganda. Wala, okay mo yung wild. Wala lang wild ngayon. Wala nang wild. Sabi nila, pamalo, Mayo. Season na ng wild. Pakain muna. Kain. Wala naman kuwan. Sige, sir. Oh. Swerte ni mga bangus, president ng Rotary yung nagpapakain. former president ng Rotary. Busog pa siya. Busog. Busog pa, di ba? Busog na to, sir. Bakit ano, ang sinking feeds ka? Sinking na yung gamit. Bakit sinking ang gamit mo? Kasi baka sa alon dito pagkuan. Ha? Busog na to mga toto silaw. Kamu kakain yung nasa loob? Hindi naman kumakain. Oy, sayang, busog sayang. Siguro. Sayang. Kumain na sila. Dito, pero kain mo nila. Bakit may ganito kayo? Marami kayong bisita lagi? May bisita. Saan ito yung kuhan? Maraming award ito dito eh. Ito. Multi-awarded yung co-op niyo. Hindi mo kaano. Yun. Bakuan na. Ba't pag ikaw, ano, kakain sila? Okay. Kilala na yung... ha? Kilala na siguro. Ayaw niya sa, ano... Naghihintay ng bangus, sabi niya. Ayun, may tumatalo, no? Ah, gusto niyo unti-unti. Oh. Yung maliliit. Tapon. Ha? Oh, pero matagal naman na ano. Dito katulad ng mga kawayan. Pero manipis kasi 2.2 yung feeds. 200,000 yung fingerlings. Tapos yung mga gastos-gastosin kung ano-ano pa. Hindi kasama yung depreciation ng ano cage. Eh, mapagbebenta lang niya 3.6. Mga 1 million lang matitira. 5 months.
Pero nag, ano sila, bubunli sila eh. Nakamas lahat siguro. Ay, wako na. Ano, kasama na ba yan sa... Hindi pa. Paano? Yung value adding. Value adding. Eh, pero ano, so... Ilan lang naman yung mabubunli sila, hindi naman nila mabubunli sa lahat yan. Ilalabas talaga nila yan eh. Oo, si David. Mali ito. Ano, nagkuha rin ito speakers? Wala pa yung depreciation. Pero kung mag-operate kuha ba ito? Mabubuhay siguro. Kasi yung... Gusto na pagkuha bang usapan nga aron nakukuha? Oh, sa bagay. Kasi per cage yung pinag-uusapan eh. Hindi na makuha. Laki ng cost ng feeds. Matagal ka na sa co-op? Matagal ka na sa co-op? 15 years na siguro ko. 15? 15 years. 2007. Nag-start ako ng collector. Collector. Pag 2016, transfer ako dito sa co-op. These kids. 2016 ka linipat dito? 16. Anong mas madali? Ito o yung collector? Dito. Mas madali dito? Collector. Bakit? Napapaaway ka? Napapaaway. Marami yung guwan. Hindi bumabayad. O may mga hindi nagbabayad. Anong ginagawa niyo sa hindi nagbabayad? Dekan lang. Sinasabihan. Yung promise nila, bayaran dapat. Yung schedule. Balik-balikan lang. Hindi magkuhan, balikan. Yung taas, habaan na pasensya. Mainit pa sa yung sa labas pagkuan. Mainit, no? Init, ulan. Nakamotor ka? Motor lang. Ulan, init yung kuan ng kolektor, ang kalaban. Dito, okay lang yung kuan. Nabasa sa ulan, pwede naman mag-travel. Kana siya? Kana niya ay? Isol-pasol na? Pasol ko, bro. Talaga gan. Buhay pa, no? Ito ba, taga-orbok ba? Itong si kuan, nanangkit. Sumano, sir? Si Ma'am Jubi. Ah, nasa... Ah, Nay Asin. Nay Asin ito? Hello. Buhay pa, oh. Tawag mo, sir. Walo. Ah, warap ito. Ba't tinapon mo yung bituka? Masarap yun. Wala. Oo nga, namiss ko na. Oo, yung updo lang at saka anong tanggalin mo, hasang yung ano, huwag mo tanggalin, masarap yun. Updo lang. Na? Bagong kain lang. Ah, bagong kain lang. Sige, sinabi mo eh. Wala tayong kanin ngayon. Nakakagutom naman yan. Ang galing, no? Ang maghuhugas ka dito lang sa dagat, no? Yung kailangan ng ano? Wala. Oh, ay, panam, alaw na. Balik ko ang kanon. Meron pa. Upo, ano po lang. Ito malalaki na, ano? Mga ano to, dalawa, tatlo sa isang kilo, no? Dalawa, isang kilo. Dalawa, isang kilo, no? Tatlo. Tatlo, kuya. Sayang naman yung ano, abdo, ay yung ano, kinakain kayo. Kinakain na? Kinakain ka yun. Oo, oh, mayroon na maraming kuwana. Mayroon ng feeds niya sa laman. Ah, dapat pag walang laman, pwede. Pwede. Ah, yun, mag-harvest mo. Pagtula mo. Masinigang. Walang kuwan. Kuwan lang, updo lang, tanggalin. Yung lamang laman, wala. Oo. Pag sinigang, no? Sarap yung tinain niya. Yung... Tsaka pandaing yung size niyan, kuya. Hindi, malalaki na to. Ang daing yung malilit lang. Yung... Lima isa kilo. Oo. Yung sa building namin sa what? Oh. May labasan ba? May kom na? Para sisi. Saan pala yung problema? Yung isisi. Itakalo na to. Hindi pa yung kuhan. Na? But, hindi ko alam anong problema yung kuhan. Sa isisi namin, bakit tagal na hindi naman na-release. Ano yung isisi? Yung sa DNR. Para permit operate yung kuhan namin. Building doon sa processing at saka yung ice plant namin. At saka yung... Wala pa. Oh, hindi pa yung nag-operate. Yung SCC lang aming kulang. Ah, hindi kayo maka-operate? Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa SCC namin. Ito na.
Baka si Sir Buddy magpa-release nun. Marami kasing problema sa ano rin. Yung ano, sa government. Eh, government. Ano, government na tumutulong wala, dito. Dapat yung mga ganyan. Wala nang problema yan. Dapat na. Mas gusto ko yung implement lang na nangangamoy yung bangus ha. Pakita natin Ella. Ay, grabe. Lakas na lang ha, alon. Ayan. Yan na yung bangus kanina na lininis. Oh. Inule, lininis. Ngayon, nangangamoy na. Nangangamoy, inihaw na. Sarap. Malakas na po yung ulan. Ay, alon. Malakas na yung hangin. So kailangan natin bumalik doon sa ano, pangpang. Kasi sobrang ano na, malakas na. Isa rin ang mga tao dyan, kahit mataas ang malakas ang alon. Hindi na sila natatakot. Kasama natin si Ma'am Vita Conales. Kanina, nandun tayo sa fish cages nila doon po sa mamana yung town ninyo? Casilda, Merida, Leyte. Ayan, ang mahirap. Oh, Barangay yun. Casilda. Barangay Casilda. Merida, Leyte. Town ang Merida. Yes. Leyte. Malapit po yan sa Ormoc. Ayan, ayan. Para ma-visualize na laasan. Ma'am, ang pangalan ng co-op ninyo ay? Ay, Binabaye Primary Multipurpose Cooperative. Cooperative, oo. The name came from Barangay. Binabaye. Mm-mm. The last barangay of Merida. Yun. Tapos ma'am, nag-engage kayo, ang primary business ng co-op ay? Ngayon, bali yung ano na, sea cage farming ng bangus. Okay. Before kami pumasok doon, lending at saka consumers cooperative yung business ng co-op. Okay. So, nakita natin, napakadami po yung cages, no? Maraming cages ninyo. But I understand na nagkaroon ng challenge doon sa Semilla kasi okay, nga nanggaling tayo doon sa peak. So, konti lang yung ano yung may laman ngayon. But tama ba? By bandang April, mapupuno ulit yan. Yes, sir. Ayan. Kasi meron na kaming ibinigay, nag-stocking na kami para sa fingerlings from Pry. Mm-hmm. Igo-grow namin siya sa peace pan to fingerlings na 4 inches. Okay. Tapos ililipat namin siya sa peace cage pag 4 inches na. Okay. So nasan ngayon yung finger yung fry nasa peace pond namin pond. Sa kalunangan. May pond kayo. Okay. Tapos pag lumaki siya into fingerlings, ililipat na sa cages. I see. So ngayon kaya parang pre-prepare yung mga cages. Yes. Ma'am, kumusta po yung negosyo na bangus farming into cages? Hindi lahat ng panahon ano maganda yung kita kasi katulad ngayon panahon may El Nino maraming kuha sa dagat, so ang presyo ng bangus kasi naapektuhan kasi marami ang supply ng isda tapos meron pa tayo ding mga na-import so medyo bumababa yung presyo ng bangus. Malaki yung feeds naman, yung pagkain ng feeds. Mataas. Tapos pataas ng pataas. Kasi ni-import din daw natin yung mga raw materials. Uh-oh. Kaya hindi na, parang natatalo kami minsan. Ah, lalo na kung hindi namin na-estimate na ito pala, marami palang namatay. Tapos mayroong mga maliliit pa, lumulusot sa cage, sa net. Oo. Pero so, kung talaga, maganda sana yung kita. Yeah, but normal yan na mayroong mga challenges ganyan. Oo. So katulad ngayon, yung panahon, kasi mainit, di maraming nakukuhang isda sa dagat. Ganun pala yun. Pag mainit, maraming isda sa dagat. Kasi maraming yung maraming nananagat, yung magandang
Ah, okay. Not necessarily dumami ang isda sa dagat, hindi. But dumami yung mga nangingisda. Oo, kasi marami silang panahon. Nahuhuli. Marami sila, no? Kasi ngayon dapat, ano na eh, hindi na yung medyo may ulan-ulan na. Mm-mm-mm. Parang matagal na ngayon na walang ulan, di ba? Mm-mm-mm. So, maraming kuha ang isda. Yan. So, ano, no? Parang pros and cons yung... Kung El Nino man yan, no, may pros and cons, no? May ano talaga. Bali, usually kasi yung ano, yung off-season ng panagat, November, December, January, mm-mm, yung lahat ng mga malalaking sinsuro, humihinto siya pag panagat to give time para mag-spawning yung yes, mga isda. Uh-huh. Yun yung sinasabi nilang close season, November, December, yes, January. Uh-huh. Pero ngayon, kahit na close season, dahil nga sa El Nino, marami talagang kuhang isda. So, kahit nag-predict kami na ito dapat yung magiging presyo, ito dapat yung demand, mm-hmm, mataas ang demand, mm-hmm, hindi nangyari. Okay. Ma'am, yung buong business nung cages, you know, Bangus Cages Farming, gaano ba kalaki ang ano niyo diyan, yung projection niyo na production? Kung sa normal namin na sa production, normal, dapat yes, huma-harvest kami ng ano, yung sa ngayon, sa cages namin, dapat ha-harvest kami ng 60 tons a month. Oh, sa lahat ng ano yan, or per cage po yan? Sa per cage, kung huma-harvest kami ng 20. 20, so at least 3 cages ang i-harvest. Oo, dalawang cages na malaki, tapos isang cages na maliit. Kasi kung nakita nyo, yung malalaki namin cages na toy, 15 by 15, naglalaman siya ng 40,000 pieces ng bangos. Uh-oh. So, 20,000 yung expected harvest tons niya. Ay, 20,000 kilos. Oo, 20,000 kilos. Uh-oh. Or 20 tons. 20 tons ang expected. So, in a size of 500 grams per one piece. Two pieces per kilo. Yes. Yeah. Ma'am, dahil yun yung projection ninyo, dumadating yung pagkakataon na bumababa ang presyo because maraming competition, maraming supply, uh-huh, di ba? So, ano yung presyo na sabihin natin medyo malulugi kayo or manipis or mag-break even na lang? Sa 160, ano, yung presyo, 150, ano na kami, break even na kami. Break even na yun, wala uh-huh nang, oh. Ano naman ang presyo na ideal dapat? 180. At least may markup kami 30 pesos ang kilo. Ang liit. Yan lang. Wow. I heard na marami kayong plano to augment yung kita doon sa Bangus Farming in Cages. No? Like, meron kayong mga projects, nag-establish kayo ng mga planta. Processing plant. Isa yun sa mga option. Halimbawa, katulad ngayon, medyo mura ang bangos. Mm. So, opportunity na sana namin na i-process namin para to add value ba? Mm-mm. Value-adding products dun sa bangos para at least tumaas yung presyo niya. At the same time, makontrol namin yung pag malulugi kami. Kasi yes, umabra yung supply at lesser ang demand, bababa mm-mm yung price. So, mm-mm, para makontrol namin siya, dapat dadagdagan namin ng ano, ng value adding. Yeah. Narinig ko, ma'am, yung statement sa iyo na opportunity sana. Bakit sana, ma'am? Eh kasi 2 years na kaming natapos yung ano namin, building. Hanggang ngayon, hindi pa kami nai-issuehan ng ECC dahil may mga requirements silang nahihirapan kaming kuhain sa LGU. Yung sa like LGU endorsement nila. Tapos, although open naman sila sa pagbigay, pero parang yung na-assign na tao, hindi niya nakapokusan, tapos nalipat siya ng department, iba na naman, may hiningi na naman na, parang ganun ba, hindi nagkakatugma yung mm-mm yung desire namin sa timeline nila. Mm-mm. Ano ba, ma'am, can you give us, ikwento nyo nga, ma'am, ano yung proseso na pagkuha ng permit? Sige, saan nag-umpisa? Oo. So, nag-umpisa sa inyo, may mga requirements, binigay nyo sa LGU. Oo. And then, from the LGU, supposedly, ano ang mangyayari doon? Bibigyan nila doon kami ng endorsement. Na endorsement. Yung project namin, okay, endorsement, yung project namin, hindi nakaka-oppose kung ano yung development plan ng Mirida
sa project namin, which is sa Marine Culture Park naman yon. Related sa Marine Culture Park yung project namin, and hindi pa hanggang ngayon, yung hinihingi namin pabor sa kanila na ma-issuean kami, hindi pa kami nagagawa. Wala pa. Oo. Okay, assuming na, let's say, na ibigay ni LGU yun, isasubmit niyo yun sa kanino? Sa DNR. DNR. Then sa DNR ang magbibigay ng ECC. And then you can now fully operate. Oo. You can operate. Oo, yes. Sana. Okay. Yun bang mga project niyo, ma'am? Yung mga facility, yung plant. Sino po ang tumulong sa inyo para maitayo yung mga yon? Yung building ng co-op NatCo Party List. Ah, Party List. Co-op NatCo. Oo, co-op kasi, NatCo. Kasi affiliate kami sa co-op NatCo. Member kami ng NatCo Network na kung saan meron siyang political arm yung co-op NatCo Party. Oo. Kaya nabigyan kayo. Oo. Okay. Aside from co-op NatCo, any other government agencies na tumutulong sa inyo? Actually, yung project namin, it's a collaboration of different government agencies. Like Department of Agriculture. Department of Agriculture, BIPAR. BIPAR. DOST. DOST. And DTI. And DTI. Yes. Tapos yung pinaplano namin, magiging marks. Market namin yung DSWD kasi yung sardinas na pinoproject namin na gagawin namin ng small size na bangus kung hindi makakapasa, hindi naman kasi lahat ng hinaharvest malalaki. Mm-hmm. Meron din mga small size na hindi makakapasa sa market, local market, ipaprocess namin to sardines. So, ang DSWD para maging yung ano nga, yung hub nila, relief goods hub nila goods, na pwede niyong ibigay sa kanila. Para sa during calamity. Mm-mm-mm. So, yun yung inaano namin na during sa collaboration ng concept ng project, ng idea, nandun sila na yun yung posible. Parang convergence ba ito, ma'am, masasabi? Oo. Kasi tulong-tulong yung lahat ng agencies. So, dapat, oo. Kasi parang idealistic ba? Parang, pero ideal siya kasi yung different government agency, actually yung nagbigay ng layout sa packaging namin is DTI ang nag-layout. Okay. Ang nag-layout ng building namin yung architectural team ng BIPAR. Okay. Tapos ang DOST nag-conduct sa amin ng good manufacturing practice kung mag-process na kami. Okay. So even sa PIDS na pinaplano namin, kasi mahal na nga yung PIDS. Gusto niyo mag-produce ng sariling PIDS? Magpo-produce kami ng sariling PIDS. DOS, meron kaming application ng DOST para sa set up equipment ng na feed-mill. Loan na walang interest pero 3 years to pay na parang ganon. Mm-hmm. Meron kaming naka-pending na 1.5 million proposal. Mm-hmm. Tapos meron na din kaming formulation ng galing sa BISCA. Sa Visayas State U. State University. Mm-mm. So, yun, in effect, yung mga farmers, magpo-produce sila ng mais, kasaba, corn, i-process namin sa pits para sa bangus capture namin. Parang ganun yung concept na matutulungan namin yung farmers namin na hindi na sila mahihirapan pag-market ng mais, ng mga produkto nila at the same time, lesser ang cost ng production cost namin sa pits. Ninyo naman, oo, sa pits. Parang ganun yung bibisualize na dapat mangyayari sa amin. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.